pagpugaya ng dakilang artistang si Lucio San Pedro. Kapag sobrang hirap na ng sitwasyon, madalas tayo'y kumakapit sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaunting katahimikan. Isang dasal, paboritong pagkain, o kaya'y isang self-help book. Para sa akin, ang aking pinaghuhugutan ng lakas ay ang mga alaala ng aking kabataan na nakabalot sa mga himig ng oyaye na kinakanta ng aking ina. Kahit walang mga salita, ang musika na kanyang binubulong ay pinapatulog ako at nagbibigay ng katiyakan na kahit gaano pa kapangit ang mga bagay-bagay, magiging maayos din ang lahat. Mabilis ang takbo ng panahon at ngayon, ang parehong oyayi na nakatatak na sa aking isipan ay nagsisilbing kanlungan ko mula sa stress ng buhay. Binabalik ako nito sa panahong ako'y inosente pa. Ang lahat ay walang bahid dungis at ang aking ina ang siyang sentro ng aking mundo. Noong unang bahagi ng 1940s, naalala ni Lucio San Pedro ang parehong mga tunog, ipinanganak at lumaki sa Angono, Rizal, na kilala na ngayon bilang Art Capital of the Philippines. Inalala ni Lucio kung paano siya pinapatulog ng mahinahong himig na likha ng kanyang ina. Hindi niya alam na ang parehong mga tunog ay magiging porma sa mga susunod na taon at magbibigay sa Pilipinas ng isang hindi opisyal na pambansang oyayi at isang walang hanggang mensahe ng pagmamahal ng isang ina na lampas pa sa iba't ibang henerasyon. Yakap ng musika. Ipinanganak noong Pebrero 11, 1913, si Lucio ay pang-apat sa walong anak ni na Soledad Diestro at Elpidio San Pedro. Galing sa pamilya ng mga musikero si Soledad, ang kanyang ama, si Rafael Diestro, na unang naging impluensya sa musika ni Lucio, ay tumutugtog ng organ sa simbahan habang kumakanta naman ang kanyang ina sa koro. Kaya't hindi nakapagtataka na lumaki si Lucio na natutong tumugtog ng iba't ibang musical instruments mula sa violin at banjo hanggang sa Filipino banduria at octavina. Noong panahon ng kanyang kabataan, pinalitan na niya ang kanyang lolo bilang organista sa simbahan. Sumali siya sa Angono Municipal Symphonic Band na itinatag ng kanyang ama para lalo pang hasain ang kanyang husay sa pag-compose at pag-conduct. Desididong bumuo ng karera sa musika, pumasok siya sa University of the Philippines Conservatory of Music bilang scholar. Sa ilalim ng pagtuturo ng mga nationalist composers tulad ni Antonio Molina, lalo pang nakilala si Lucio bilang isang artist at nanalo ng iba't ibang parangal habang nasa college. Sa pagkakaroon ng teacher's diploma, nakuha niya ang posisyon bilang faculty sa Composition Department ng Centro Escolar University. Nagsilbi rin siya bilang conductor ng Musical Philippines Philharmonic Orchestra. Noong 1946, ang kanyang tone poem na Hope and Ambition ay nanalo ng special prize sa isang composition contest na ginanap para ipagdiwang ang inauguration ng Third Philippine Republic. Dahil sa tagumpay na ito, naging scholar siya ng Filipino Youth Orchestra na nagbigay daan sa kanya para makapag-aral sa Juilliard School of Music sa New York City noong 1947. Kahit na tinuruan siya ng mga nationalist composers sa UP, sa Big Apple niya talaga natuklasan ang potensyal ng paggamit ng folk music para gawing mas makabuluhan ang kanyang mga gawa para sa kanyang mga kababayan. Sinuggest ng kanyang mentor na si Professor Bernard Wagenaar na i-develop lamang ang isang bahagi ng folk melody imbis na ang buong awit para ma-emphasize ang racial origin. Simula noon, niyakap ni Lucio ang kanyang pinagmulan at isinama ang kanyang personalidad sa bawat musika na kanyang nilikha na nagbigay sa kanya ng titulong Creative Nationalist. Gamit ang lingguwaheng madaling maintindihan ng karaniwang tao, gumawa si Lucio ng kahangahangang obra na tumagal sa paglipas ng panahon. Mga sadyang tagpo. Taong 1948, umalis si Lucio mula New York pabalik sa kanyang inang bayan sakay ng barkong SS Gordon. Kasama niya ang isang komposisyong ginawa niya para sa isang government-sponsored contest 10 taon na ang nakalipas, ngunit hindi natapos dahil kulang ito sa lyrics. Ang komposisyong iyon ay base sa melody na laging hinahapyo ng kanyang ina, si Soledad Diestro, para patulugin si Lucio at ang kanyang mga kapatid. Sa lahat ng layunin at dahilan, ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang nawalang kabataan, isang pagpupugay
sa dalisay na pagmamahal ng kanyang ina na palaging nagbabalik sa kanyang pinagmulan. Sa pagtakbo ng tadhana, natagpuan ni Lucio ang kanyang lyricist sa loob din ng parehong barko, si Levi Celerio, na kalaunan ay kinilala bilang World's Only Leaf Player, ay sumakay ng SS Gordon nang ito'y huminto sa Honolulu, Hawaii. Kasama ni Celerio ang ilang mga musikero mula sa Pilipinas na kagagaling lang magtanghal sa nasabing lungsod. Batid ang orihinal na inspirasyon ng komposisyon, hinikayat ni Levi Celerio ang mga salita mula sa papel at nagbigay buhay sa isang awit na naglalaman ng tamis at lungkot na parehong akma para sa mga bata at matatanda sa Ugoy ng Duyan. Pagdating ng barko sa Maynila, natapos na ang Sa Ugoy ng Duyan. Ang nagsimula bilang melodiya mula sa isang ay nag-evolve sa isang awiting nagpapahayag ng pananabik sa panahon kung kailan sapat na ang boses ng ating mga ina at ang banayad na pag-ugoy ng duyan upang mapanatag ang ating mga nag-aalab na kalooban. Panahong hindi natin pagdadalawang isipang balikan kung maaari lang nating ibalik ang orasan. Pamana ng isang ina, mula nang ito'y mabuo, ang kantang Sa Ugoy ng Duyan ay tinugtog na sa iba't ibang anyo at lugar at maraming tagapakinig ang naantig at naluha. Una itong inawit ng mga klasikong mang-aawit na sina Aurelio Estanislao at Evelyn Mandac. Ngunit ngayon, ang kantang ito ay binibigyang interpretasyon ng maraming sikat na personalidad na kakaabot sa panibagong audience mula sa iba't ibang antas ng lipunan at uri ng pamumuhay. Naging ikaapat na bahagi rin ito ng Sweet Pastorale, ang musical piece ni Lucio noong 1956 na malinaw na inilalarawan ang kagandahan at romansa ng kanyang bayan, Angono, Rizal. Si Lucio San Pedro o Maestro na tawag ng nakararami ay lumikha pa ng maraming komposisyon matapos ang Sa Ugoy ng Duyan. Ngunit ang obrang ito ang palagiang magpapaalala sa kanya. Kinilala bilang pambansang alagad ng sining noong 1991, ginugol ng maestro ang kanyang huling mga araw sa paglikha o pag-conduct ng mga symphonic poems malapit sa lawa. Hindi natinag sa mga advertisers at establishmentong walang paalam na ginamit ang Sa Ugoy ng Duyan para sa kanilang kapakinabangan. Pumanaw siya noong 2002 dahil sa atake sa puso, ilang araw bago sumakabilang buhay ang kapwa niya, pambansang alagad ng sining at kakolaborate na si Levi Celerio dahil sa multiple organ failure. Parehong haligi ng musikang Pilipino, iniwan tayo ng dalawang lalaking ito ng pamana na nagpapaalala ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na nagbibigay inspirasyon at nagpapanatili sa atin sa ating kinalalagyan. Isang pagmamahal na kayang magpatibag ng bundok at maglabas ng ating pinakamainam na sarili. Siguradong nakangiti mula sa langit si Soledad Diestro. Salamat sa panunood, mga ka-high five! Kung nagustuhan ninyo ang kwento tungkol sa likod ng kantang Sa Ugoy ng Duyan at ang mga dakilang Pilipino na nag-iwan sa atin ng kanilang walang hanggang pamana, huwag kalimutang mag-comment, like and share, mag-subscribe at i-turn on ang lahat ng notifications para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod naming videos. Hanggang sa muli!